Sinabi ni Orlando Magic forward Paolo Banchero na ang pagkapanalo ng Rookie of the Year ay prioridad niya ngayong season. Noong na-interview nga itong si Banchero ng isang media, sinabi nga niya roon na ang main goal niya ay ang tagumpay ng kanyang team at pagkakaroon ng isang magandang performance ngayong taon. Siguradong mataas ang expectations kay Banchero, matapos mag-average ng 17.2 points at 7.8 rebounds bawat laro sa kanyang college year sa Duke, na nagpapakita ng kakayahang makapuntos sa iba't ibang paraan. Ang 2022 number 1 overall pick ay ang favorite nitong nagdaang preseason para manalo ng Rookie of the Year, nangunguna si Paolo Banchero kina Jaden Ivey at Keegan Murray. Inaasahan ding mawawala ang number 2 overall pick na si Chet Holmgren ngayong NBA season, dahil sa injury sa paa na natamo niya sa isang exhibition game kasama sina LeBron James. Walang garantiya na si Paolo Banchero, ang top pick, ay mananalo ng Rookie of the Year award. Noong nagdaang NBA season ang forward ng Toronto Raptors na si Scottie Barnes ang nakakuha ng Rookie of the Year award, matapos mapunta sa number 4 overall pick noong 2021 draft, kasunod nila LaMelo Ball, Ja Morant at Luka Doncic, at wala sa kanila ang number 1 overall pick. Si Karl-Anthony Towns ang huling manlalaro na nanalo ng Rookie of the Year kaagad pagkatapos ma-draft bilang number 1 overall pick noong 2015-2016 season. Si Ben Simmons naman ay nanalo rin matapos mawala sa kanyang unang taon sa NBA. Magiging isang mahirap na task ito para kay Banchero sa kanyang unang NBA season. Kayo mga idol? Makakaya nga ba nitong si rookie Paolo Banchero na ma-meet ang expectations na hinahanap ng mga fans sa kanya? O magiging isang overrated na player na lamang at matutulad sa ibang number 1 overall pick na bumagsak ang expectations? E comment down below ang inyong mga idea.